Welcome to our channel. Paano kumuha ng Cenomar? Gaano kabilis makuha? Magkano ang Cenomar? Welcome to our channel, Mahayan. Ito po ang Dan Mimi TV. Yan pang pag-uusapan natin pagkatapos po na intro. Welcome back mga kayan. Paano ba kumuha ng Cenomar? Teka lang, bakit pa tayo kukuha ng Cenomar? Saan natin ito gagamitin? Mga kayan, gagamitin natin ang Cenomar or Certificate of No Marriage sa ating pagkakasal. Isang requirements ang Cenomar para sa kasal. Para malaman natin na hindi pa ikinakasal yung pakakasalan natin. Kaya tayo kukuha ng Cenomar. Paano kumuha? Okay. Siyempre, pupunta tayo sa pinakamalapit na PSA sa ating lugar. Panoorin natin ang video. Ito po ay PSA sa Pasay City. Malapit po dito sa amin. Pasay City Branch, malapit sa SSS sa Pasay, sa Makapagal Avenue. Yan po ang pinuntahan namin. Shoutout na pala sa mga guardian kasi nakakatuwa sila. Nung pagdating namin mga kaya, nung kumuha kami ng Seno, pang 175 na po kami yun. 170. Yung mga guard, meron silang megaphone. Nag-announce sila sa labas na kumuha na agad ng form, fill upan, lahat ng mga may check yun, pipill upan po natin. Tapos, dapat po meron kayong dalang valid ID. SSID, PhilHealth ID, driver's license, ano pa ba yung mga valid ID na kailangan. Kahit isa lang po. Yan. After nun, pag napill upan nyo na lahat ng form, kailangan po meron kayong face shield and face mask at iti-check ng guardia ang inyong body temperature bago pumasok sa loob. After nang pagpasok po sa loob, merong may mag-check ng inyong form kung tama ang ating mga sinulat nyo. After na mag-check nila ang inyong form, papapilahin na po kayo sa cashier. Sa cashier po, doon, magbabayad na po kayo. Pagbayad nyo sa cashier, hintayin yung tawagin ng inyong pangalan. So, sa pangalawang tanong natin, gaano kabilis nakuha namin ang Cenomar? Sa amin po, nakuha namin, pang 175 na po kami nang dumating kami po doon. Ay, teka. O nga, 175. Ang open po ng branch na yon ay 7 a.m. hanggang 4 p.m. Mondays to Fridays. Monday to Friday. Pagdating namin doon, pang 175 na kami, gaano namin katagal nakuha ang Cenomar? Halos wala pa pong dalawang oras. So, napakabilis po no, ng processing nila. Nakakatawa. No? Shout out dyan sa Pasay, PSA Pasay Branch. Okay. kung nakatulong po sa inyo ang... Dapat po, pagkukuha kayo ng Cenomar, yung malapit na talaga po kayong kasal. Bakit po? Kasi po, may expiration po ang Cenomar. Isang taon lang siya. Pag hindi nyo siya nagamit, expire na siya next year. Dapat pagkukuha kayo, yung talagang malapit na kayong kasal. Ito ang katunayan. Dalawang beses po kaming nakakuha ng Cenomar kasi po nung last year, kumuha kami ng Cenomar July 29, 2019. Yan. Nag-expire po siya.
At ngayon, ito naman po ang isa, no? October 22, 2020. Kita ba? Yan. So, dalawang beses kami nag-umuha ng Cenomar dahil nag-expire na po yung nakaraan. Yan. So kung nakatulong po ang aming video na ito ay pakiclick na lang po ang subscribe button sa hindi pa nakapag-subscribe at palike na lang din po para updated kayo sa mga susunod namin mga videos. Okay, sa huling tanong natin, magkano ang nagastos namin sa Cenomar? Magkanong magkababayaran natin sa Cenomar? Ang isang kopya po ng Cenomar ay 210 pesos. So, syempre, dalawa kayong mag-asawa, mapasal, so 210 plus 210, so gagastos kayo ng 420 pesos. So, ayan po ang gagastos ninyo sa pagkuha ng Cenomar. Maraming salamat po at sana ay nakatulong sa inyo itong ibinahagi namin na experience namin sa pagkuha ng Cenomar na ginamit namin sa requirements sa pagpapakasal. Maraming salamat at bye-bye!